Hello po mga friendship. Hello guys. Ito po ang tinatawag na Japanese plum o yung tinatawag na ume sa salitang Nipongo. Gagawa po tayo ng ume juice. Yan. Hinugasan ko na po yan at saka po tinanggalan ko na ng mga sungot-sungot. At saka pinatiyo ko na po yan. Yan. So, yan po. Itong malaking garapo na yan, hinugasan ko siya at saka po, in-sterilize ko yan. Bago ko ilagay dyan yung mga Japanese plum. Kasama siya ng mga korizato ang tawag dyan. O yung, ano po ba tawag dyan sa English? Yung mga, ano po yan? Yung rock sugar po ba tawag dyan? Hindi ako sure ha, wait lang. Yan. So, nilagay ko po siya sa garapon. Na salit-salit ang lagay niyan yung plum at saka yung mga buo-buong asukal na yan. So lalagyan po natin siya ng date. So mga after mga 3 weeks or 1 month magiging lalabas na po yung katas ng plum. So magkakaroon na po tayo ng tinatawag na ume juice o plum juice. Pwede po lagyan ito ng ano ng alak. Eh, since na hindi naman po ako pala inom ng alak o yung may alcohol, mahina po kasi ang katawan ko o antiyan ko sa may mga alcohol. Madali po akong masenglot. So, para sa akin, gusto ko lang yung gumawa ng plum juice. So, yan po yan. Maghintay po tayo ng 3 to 1 month. Pero ito po, nagtatagal po ito kahit mas matagal, mas masarap. Pwede nyo siyang buruhin hanggang 1 year. Yan. Kaya lang parang hindi naabot sa akin ng 1 year yan. Parang pagka lumabas na yung mga katas ng mga plum na yan eh. Parang gusto ko na kagad siyang tikman at inumin. So actually, dalawang garapon po yan. Itong isang garapon pa lang ang nagagawa ko. Yan. May tamos, may takip na siya. Yan. Okay. So yan po ang aking bagong experiment for this year. Abangan po natin. From time to time, ibibideo ko siya. Pakikita ko po sa inyo yung ano niya, yung paano siya yung nalalanta na yung ano niya sa loob, yung mga plum. Tsaka natutunaw na yung ayun nga po eh, kanina ko lang nilagay yung buo-buo na sugar na yan, medyo parang naano na siya oh. Parang gusto niya yung parang unti-unti siyang malulusaw diyan. Okay? Thank you for watching and God bless you all. Mwah.